of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission. Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo ng magkwentuhan, kamustahan at tanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman po dito sa Quiapo. Ako po si Father Douglas. At ako naman si Father Danichi. Samahan niyo po kami dito po sa Quiapo. Papagustuhan din ng Diyos na ni Jamie Rivera na Tagalog version ng Heal Our Land. Oh, yes. Na madalas natin na pinapatugtog o naririnig dito sa ating Facebook account. Ilumin mo, no? Yun yung pinaka-titulo at yun yung nilalaman ng panalangin na tanahilumin ng Diyos ang mundo sa mga nangyayari ngayon. Oo nga. No? Kamusta ba, Father Douglas? Mukhang new look ka ngayon, ah. Pa-intelligent look ka ngayon, ah. Para hindi ako makilala, syempre. Alam mo naman ang damit ko, kung hindi Nazareno, Superman, kung hindi Superman, Nazareno. Oo nga. Oh. Medyo lumiwanag na tayo. Kamusta? Ano ba ang ating mga pinagdaanan ngayong linggong ito, nakaraang linggo at nakaraang araw? Dito sa Quiapo, katulad ng mga nararanasan ng iba, tuloy-tuloy yung pag-ulan kapag hapon. No? Tapos, siyempre yung mga ginagawa natin mga pagre-repack, no? Dito sa
pamimigay ng tulong natin. Yan. Ay, hindi pa rin naman tumitigil. At nung isang araw, tayo ay nagkaroon ng Katesismo Konsyerto para pagpaparangal sa ating mahal na Birhen ng Fatima. Anong nangyari yan nung Miyerkules? Nung nagkaroon tayo ng anong tawag doon? Kati Concert. Mm-hmm. At syempre, pinangunahan niya ni Monsignor Ding Coronel. Syempre, sa inisyatibo at pagtutulungan ng ating mga empleyado, nabuo ang Katesismo Konsyerto na yan. Pero mo yung mga nakapanood po, no, yung mga kumanta dito, yun yung mga pinagsama-samang mga staff na natira dito po sa Quiapo. Yung meron tayong mga labora, pag sinayang labora, yung mga naglilinis natin dito, security guard, biro mo mga security guard natin. No? Oo, pati ang ating kusinera. Oo, yung mga kusinera yung natin. Yung mga staff natin sa medical department. Mm-hmm. Siyempre, yung IT. Yan. Kasama natin. Napasabak sila sa kantahan at konsyerto. Bilang pag-alala at pagpupugay sa ating mahal na Birhen ng Fatima. So, siyempre, patuloy pa rin yung pagtanggap natin ng tulong at donasyon mula sa kanila para sa mga gawain ng simbahan. Para maipagpatuloy natin ang misyon at ang pagtutulong sa kapwang nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon, no, Father, may bago na naman tayong kaharapin. Oo nga. No? Yung nasa summer, hindi lang humaharap sa COVID, kundi sa bagyong Ambo. Bagyo. Pero iniisip na lang natin na sana itong dadaan na bagyo, no, itong si Ambo, sa pagdaan niya, kunin niya na yung virus. Diba, no? Pwede pagdasal natin na pagtapos ng bagyo, wala na rin virus. Oo, sana sa yung lakas ng hangin na yun, sapat para liparin lahat ng virus at mawala na lang ng basta. No, yun ang ating panalangin. Kaya naman, Father, sa napakaraming mga pinagdadaanan ng ating bansa at ng bawat Pilipino, at kahit di Pilipino, ng mga tao sa buong mundo, maganda naman makita at malaman at itong ating pagkukwentuhan. Yan. Yung sige, ikaw na. Ikaw na. Kasi nagsalita pa ako. Sige ikaw na. Hindi kasi nga, kung kikwentahin natin, ngayon May 15. May 15, kapisahan din ni San Isidro Labrador. At ngayong May 15, eksakto, ika-dalawang buwan na natin na naka-quarantine. Ano ngayon? Siyempre, nagsimula tayo, kung tingnan mo ha, nagsimula tayo ng quarantine. Tapos dinagdagan ng community quarantine. Ginawang ECQ, ginawang GCQ, ngayon ginawang MECQ. Parang padami ng padami, no? O dahil sa mga binabanggit mo yan, tumbukin mo na. Tumbukin na natin. Ano ba yung gusto mong pagkwentuhan natin? Kasi marami na yan talaga mga EQ na yan, no? Marami na tayong pinagdaanan yan. At sabi mo nga, dalawang buwan na tayong nakakulong sa ating mga tahanan bilang protection din at pag-iingat sa virus. Ngayon, ano yung mga discarding nagawa ng bawat pamilya o ng Pilipino para maka-survive o maka-alpas sa pandemyang ito? Sa loob ng dalawang buwan, susunda ko yung sinabi ni Father Danichi, sa loob ng dalawang buwan, ito yung inyong i-comment, ha? At sa pagko-comment ninyo, ilagay nyo rin yung location ninyo para alam natin. Kasi, siyempre, hindi lang Pilipinas ang kasama natin ngayon, kundi pati sa mga iba't ibang bansa. So, ang tanong natin na pagninilayan, sa loob ng dalawang buwan, anong diskarte, no, ang ginawa mo o naisip mo para makasurvive ka at mabuhay sa pang-araw-araw? Kasi yung isang buwan, parang okay pa tayo ng isang buwan, eh, pero nang nag-extend, ba, hirap na yan. O ikaw, mag-share ka muna. Sige. Ano yung ginawa mong diskarte na tingin mo makabuluhan na nakatulong sa'yo para makasurvive? Sa akin, ang ginawa ko dahil alam ko medyo marami sa aking pamilya ang kakapusin, talagang iniisip ko na. So, ang diskarte ko, hindi ko binigay ng buo. Yan. Maganda yun eh. Hindi yan, ko narinig na nila. Hindi ko binigay ng buo yung budget
para sa isang buwan. Kasi kapag ang tao minsan, kapag hawak mo yung buong pera, ang bilis gastahin eh. Uy, ganun ba sila? Hindi lang sila. Lahat naman. Okay. Kaya pag unti-unti, linggo-linggo mong ibibigay, nagkakasya. Oh, tapos ngayon? Ngayon, siyempre, na-extend tayo, kaya stretch ulit natin yung budget. Ayun. So, yung isang diskarte, hindi mo gagastuhin lahat-lahat kasi isipin mo na baka umaba pa ito. Yun. O, ikaw? Ako, well, given naman talaga na tumutulong tayo. Saka no? Sa Makati, iba sa Makati. O, wag mong sabihin yan dahil baka mainggit ang mga ibang lungsod. Hindi natin magagawa. Wag tayo doon. Politika yan. Ikaw talaga, mabanggit mo na naman yan eh. Well, sa akin, given naman talaga na tayo tumutulong, kahit namang wala namang pandemya, no? Given na yan na tayo tumutulong sa mga nangangailangan, sa ating pamilya, no? Pero sa akin, yung importante, yung paano tayo makasurvive ngayon, ay yung patuloy na pagpapaalala sa mga bagay na nalalaman ko. No? Ako, wala akong tigil na magsabi, mangaral at magturo sa aking pamilya. Minsan nga alam ko, natutululig na sila sa akin dahil kung ano-ano yung mga sinasabi ko, no? Kung ano-ano yung mga turong tinuturo ko sa kanila. Pero sa akin, yun yung alam ko at pakiramdam kong pwedeng magawa ngayon para sama-sama namin itong malampasan. Kasi kung ako lang nakakaalam ng mga information na nababasa ko, kasi mahilig akong magbasa, no? Kung ako lang, sasarilinin ko lang yon at hindi ko ibabahagi, paano ko matutulungan yung mga mahal ko sa buhay, yung mga malalapit sa akin, na makasurvive din sa pandemyang ito? Dahil alam natin na hindi natin nakikita yung kalaban. Kaya ito yung mga bagay na pwede kong ma-share sa kanila at maitulong para sabay-sabay naming haharapin ang bagong normal pagdating ng panahon. Ang bait naman ni Father Danichi. Ay, wala po yan. Wala lang yan. Diba? Konti pa lang po yan. Pero kasi isa yun sa napakalaking nagdudulot ng stress sa mga tao, yung budget. Kaya pag hindi ka marunong dumiskarte, ay, wala. Totoo naman. At dahil dito, naranasan din natin ang iba't ibang pagbabudget. No? Naramdaman ko yun sa mga pagkaing hinahain sa atin. Alam mo, napansin ko yung mga dilatang madalas kainin lang ng ganoon, no, yung ating mga tagahanda ng pagkain, yung nasa kitchen natin, talagang naging creative sila, no? Mm. Yung sardinas, parang kanina yun yata yung sauce noong kinain nating burger steak, no? Oh, umaga, burger Oo. Steak. Ewan ko, basta parang may lasang sardinas yung ano, hindi ko malaman, pero pwede na din at masarap naman. No? Ganon din kapag yung mga tinapay na natitira, ginagawa ng ating kusinera, si Ate Loisa. Ginagawa niyang tuna pie. No? Mm-hmm. Tapos yung mga retaso ng tinapay na pinagtabasan noon, ginawa naman niya kahapon, merienda natin na puding. No? Sabi mo, masarap. Oh, masarap yung puding na ginawa. Oo, natikman ko. So talagang flavor. Lahat ginagawa ng diskarte para siyempre magkasya at maging masustansya pa rin yung mga hinahain sa atin. So, idagdag ko na rin, siyempre dito sa Quiapo, ay ang isang diskarte na ginagawa natin ay meron tayong feeding program. At yung feeding program natin, hindi lang nandito sa paligid ng Quiapo, kundi yung diskarte natin, hinihingi natin ng tulong yung mga aktibo natin, mga ihos, na sila yung magpakain doon sa kanilang lugar. Kasi, siyempre, iba't ibang lugar, maraming nagugutom. Kahit papano, naiibsan yung kanilang gutom sa konting halaga na mayroon tayo. Oo naman. At nagpapasalamat kami sa lahat ng aming mga lingkod at deboto na patuloy na tumutulong sa amin para maihatid ang konting nakayanan namin at konting maiaambag namin para naman maibsan yung gutom at hirap ng mga kababayan natin na nasa labas. Okay. So, muli, ibibigay namin ulit yung tanong sa inyo po, kayo. Sa loob ng 2 buwan, anong diskarte ang ginawa ninyo at naisip ninyo para makasurvive tayo sa pang-araw-araw na buhay ngayong tayo ay naka-lockdown? So, yung comment sa comment section, dyan nyo po ilagay
yung inyong mga sagot at inyong mga gustong ibahagi. Sana maikli lang, ha? Tapos yung location ninyo. Habang inihintay natin ang inyong mga comments, baka lang, Father, medyo baka napapansin ninyo, no? Nagsimula kami nung unang Biyernes doon sa may pintuan sa taas, sa canopy. Ikalawang Biyernes, nandito tayo sa gitna, sa aisle. Ngayong ikatlong Biyernes, andito tayo ngayon sa malapit sa pinakadambana. Ewan ko ba sa'yo, ano bang gusto mong palabasin sa ating setup ngayon? Nagulat nga ako eh, halos malapit na tayo sa altar. Ay, siyempre, ang goal talaga natin, talagang mailapit pa natin at maramdaman ng mga tao na ang Nazareno'y napakalapit natin. Ayan, di ba? Nakikita tayo sa screen. O, palapit tayo ng palapit. So next week, nandun na ba tayo katabi ng Nazareno? Doon na ako sa taas. Doon na tayo sa taas. So, ganyan, no? hindi malayo, ha? Tandaan ninyo, hindi malayo ang Diyos. Kasama natin siya, kapiling natin siya, mapa-COVID man, mapa-bagyo man. Okay, ito na. Banggitin na natin ito, okay. Father. Isang taga Makati, no? Tiyahin ko to. Itong tiyahin ko na to nakatutok ngayon. At ang sabi niya, isang diskarte niya, galing kay Marlene Almasan. Sabi, hindi na po ako nagki-credit card mula March up to May. Malaking bagay ito, nabawasan ang paggamit ko ng credit, ng card. At ngayong close ko na po ang card ko lahat para walang utang. Malaking bagay ito mula ng lockdown. Yan. Oo, kaya yung mga nagki-credit card, sige lang. Well, talaga naman. Yung mahirap naman talagang... card. Excuse me. Ikaw ang may credit card. Wala, hindi ako nag-credit card. Sige, magsinungaling ka. Ako, wala akong credit card. Ayan, dyan tayo magbubukin. No? Yung mga nagki-credit card... Ganyan, no? Maraming utang. No, talaga, mahirap naman talaga. No, lalo ngayon, syempre, kung ano lang yung mayroon tayo, yun naman talaga ang makakapag-pa-survive naman talaga sa atin. Yung mall, no? Nabuhay naman pala tayo ng walang mall ng dalawang buwan, no? Yung kaya ng tita ko, madalas yan kasi sa mall. Kaya, no, maganda at naging diskarte niya yon, no? Malaki na tipid nitong tita ko, for sure. Oo, abangan natin yan. Baka naman. No? Okay, sabi naman ni Lina Flor Kison, magandang umaga po. Diskarteng malupit po ang ginagawa namin. Recycling at renovating ng mga leftover foods. Pero mas mahalaga pa rin ang diskarteng makadiyos. Try ninyo magbigay at hindi kayo mauubusan. God bless, Barrio Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Maraming salamat po. Oh, yan. Talaga. Totoo yung recycling, no? Kasi ito yung mga bagay na siguro na-overlook natin noong ordinaryo pa at maayos pa ang araw o nung panahon. Kasi bakit nga ba tayo magtitipid noon kung patuloy naman ang trabaho? Yan, ganyan yung mismong katwiran, no? Bakit pa tayo mapagtutuon ng pagre-recycle kung araw-araw kang pumapasok sa trabaho at kulang pa yung oras mo. Pero ngayon, na mahabang oras, natutong mag-recycle, natutong mag-isip na pwede pa palang magamit ang isang bagay na nagamit na o isang bagay na akala natin basura na. Yan. Maganda yung sharing nito ni Filipina Perdito. Yan. Siya ay galing sa Cavite. Dalawang buwan ng lockdown. Nagtanim po kami ng sari-saring gulay. Oh, ang ganda ng kanyang kanyang diskarte, no? Para di napupunta sa palengke. Luto na lang po ng tama para sa pamilya, bonding, at nag-share din po ng kung ano ang kayang ibahagi. Maraming salamat, Filipina. Sabi naman ni Allen Raimundo, "Don't panic po at magtipid-tipid lang." Wala nang almusal, brunch na po kaagad. Then pag merienda ng hapon na medyo mabigat sa tiyan, no need to take dinner. H2O na lang at biskwit pag nagutom sa ating gabi. Idaan na lang po sa dasal at manood ng misa lagi sa inyo para positive lang. God is with us all the way. Pasasaan ba at makakaraos din tayong lahat, may awa ang Diyos. Yung may tinatawag nga sa Tagalog, almotang halian na. Oh, kasi ang gising na siguro alas 11 na. Oo, gising ka na alas brunch na. Gising ka na alas 11,
pananghalian na. So, na-skip mo yung isang meal. Yun. Maganda ba yun? Eh, maganda naman. Healthy nga din daw yun, di ba? Ah, talaga? Sabi yung mga health conscious, mabawas ka ng kain. Kaya nga, di ba, nung unang Biyernes, tinanong ko, kinamusta? Kamusta ba kayo? Lalo na yung mga IT natin. Tumaba ba kayo o pumayat? Well, yan ang maraming tanong ng marami. Diba? At maraming kailangan tignan sa sarili. Ngayong dalawang buwan, magtimbang, ha? Kung tumaba, ay hindi nyo problema yung discount. Okay, galing kay Myla Garcilia. Kami po ng anak ko at aking apo, ang ginawa namin ay nag-bake kami ng cake and pastries at nag-online sa FB. Sa awa naman ng Diyos. At may mga nag-order naman po upang makasurvive sa loob ng dalawang buwan. Amen. Yan, galing sa Caloocan City. Uy, ang ganda no, no? Nakapag-business pa sila. Oh, at the same time, ibig sabihin, kumita ng kahit papaano at yung kinitang kahit papaano, yun ang nakatulong sa kanila para makasurvive. Marami naman talagang nawalan ng trabaho, pero ang maganda, may paraan. At maparaan pa rin ang mga Pilipino. Kaya sabi ni Felisa Balahibo, ako nagtinda ng isda para lahat ng kasama ko sa bahay ay hindi kami magutom at hindi mag-antay ng ayuda at araw-araw dasal ng rosaryo. Tama naman, di ba? Kailangan talagang kumilos. Hindi pwedeng nakatunganga lang tayo. Meron tayong internet, pwede ka magtinda online. Maraming pwedeng ibenta kasi yun yung means na para kung tuloy-tuloy yung kita natin. I think talaga naman, meron pa rin naman talagang paraan. At marami. Siguro lang, kailangan mo lang upuan, pag-isipan, at pagdasalan kung ano yung pwedeng bagay na magagawa mo. Ako naniniwala talaga, kapag pinagdadasalan mo ang isang bagay, ibibigay sa'yo ng Diyos yung mga dapat mo at mabuti mong magagawa. Kadalasan kasi, ito yung nakakaligtaan ng lahat, na kapag nagdidesisyon at nag-iisip, nakakalimutan isama yung Diyos. Importante po yun, sapagkat ito yung magpupurify ng ating mga iniisip at mga nararamdaman. Kaya huwag nating kakalimutan, isasama ang Diyos, lalo na kapag meron tayong planong gustong gawin. Tama ka dyan. Pero shoutout muna tayo sa lahat ng mga nasa Facebook Live, sa iba't ibang panig ng mundo, at live din tayo sa Radio Veritas sa San Jose de Troso Parish. Vicariate of San Jose de Troso. Oh, Vicariate of San Jose de Troso. Let me love you. Oh, okay. Let me love you. Father, sharing okay. Pa. Sharing pa tayo. Sabi naman ni Lida Versano, lagi kong... nawala to. Lagi... Iganon mo, baba mo. Ayun. Lagi kong sinasabi sa kanilang, laging may pag-asa. Magbabahaginan kayong magkakapatid. Dasal lang lagi. God will provide. Ni Lida Versano from Hong Kong. Yan. Si Gladys Villanueva Cuoco. Sabi niya, saving money and share to the relief program in my hometown in Bicol. O, totoo naman, alam niyo, isang diskarte rin ngayon yung mag-budget at sikaping pagkasayin kung anong mayroon. Lalo, syempre, dahil natigil ang trabaho, hindi naman lahat maswerte na sumusweldo kahit walang ginagawa o kahit walang trabaho. Kaya kung ano yung naipon, ano yung perang meron, eh talaga namang dapat no, pinag-iisipang maigi at pinagkakasya. No, hindi pwede talagang buhos-buhos mo o bibilin mo lahat ng gusto mo. Kaya maganda yung ibalik natin yung kaugalian ng Pilipino na marunong tayong mag-ipon at alam natin kasi yung panahon natin sa ganito, tagbagyo, tagulan. So, ngayon pa lang, naglalaan ka na para sa mga ganitong panahon. Yan, oo. At itong sharing ni Leia Manalo Ison. Sabi niya, good morning. Ang nagawa ko sa loob ng dalawang buwan na ECQ, tuwing umaga, workout, Zumba. At mas napalapit ako kay Lord, pinabago ako ni Lord dahil sa isang grupo ng Team Rosary. Pinaramdam talaga sa akin ni Lord kung paano ako mapalapit sa Kanya. Thank you. Thank you, Lord. I'm so blessed from Caloocan. Well, ako, naniniwala ako, no? Isa sa makakatulong sa atin para makasurvive ngayong pandemya ay yung exercise. Yung kain, given na yon. Talaga naman lahat.
magsusumikap kumain, no? Pero yung siguro yung sobrang kain na, yung sobrang pahinga na, eh kailangan naman matagtag din ang katawan dahil hindi na rin healthy yung mananatili lang yung katawan natin ng stagnant, no? Kaya kailangan galaw-galaw din. Sabi ni Gemma Tuason, mga fathers, sobrang tipid. Practice po kami. Isang luto na lang po sa lunch. Hanggang hapunan na po yun. Kailangan pagkasyahin. Tama yan. Oh, makakatipid ka talaga. Lalo na sa gas. No, yung panluto mo, makakatipid ka talaga nun. No? Yung, dati kasi uso pa yung mga uling, di ba? Di uling, o parang balik tayo, balik sa kahoy, balik sa uling. Mahal ng gas ngayon, o ng gasol. Di ba? Kaya, kung ano ang matitipid, isipin natin. Dumiskarte tayo. Katulad ng sinasabi nito ni Medina Meses. Diskarte ng ate ko, nagtitinda siya ng almusal at merienda sa mga kapitbahay. Kumita na siya, nakatulong pa sa mga kapitbahay. At the end of the day, nagro-rosary sila together with the kids. At alam mo, Father, yung isa sa tubo niya ang ganyan, yung nagtitinda ng pagkain, eh yung sarili mong pagkain sa buong araw ay naisama na. Kumbaga, yun na yung isang tubo mo. Kaya yung maliit man na kikitain mo, eh dagdag na lang yun. Pero malaking tubo na doon yung dahil nagtitinda ka, yung ilan sa mga paninda mo ay kasama na yung kakainin ng pamilya mo. So, wag lang basta umasa sa ayuda, no, na isang araw, dalawang araw, ubos yan eh. Pero kung madiskarte ka, magkakasya talaga yan. Oo. Sabi ni Miguela Cabalonga, ito from Mindanao, ang ginagawa namin, magluto at tanim ng gulay sa bakuran, alaga ng mga manok. Magandang umaga po, Father, from Mindanao. Ingat po kayo sa Mindanao at siyempre yung mga sa Bicol natin, no, na binabagyo ngayon. At dahil nabanggit natin at napagkwentuhan na natin yung mga kanya-kanyang diskarte, maganda rin, isama natin sa mga discarding yan at sa mga nakalipas sa panahon, ano ang ating natutunan na aral ngayong panahon ng pandemya? Kasi Father, tignan mo, ang bilis ng oras, halos kalahating oras sa tayong nagkukwentuhan tungkol sa mga discarding. Ngayon naman, magandang pagnilayan natin, ano yung mga aral na natutunan natin ngayong panahon ng pandemya? Nang sa ganun, pag nakalampas tayo dito, pag na-survive natin ito, maaalala natin yung mga bagay na naranasan natin at magturo sa atin para mas maging mabuting tao at lumago. Yan, meron ako ditong mga nag-share na sa akin. No? Unahin ko na ito, si Ethel Flores Acerit Kale. Yan, sounds familiar ba ito? Si Ate Ethel. Si Ate Ethel, ito po yung aming laundress noon sa aming seminary. Ito. Sabi niya, sa totoo lang po, marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos sa pagdating ng pandemic na ito. Mas lalo kong nakilala ang mga anak ko dahil noong nagtatrabaho po ako, maliit pa yung bunso ko. At yung bago sa bunso, nakilala ko mga anak ko, lalo hindi pala sila madadamot. So ito yung kanyang aral na nakuha ngayong panahon ng pandemya, yung aral sa kanyang mga anak. No? Nakilala niya dahil hindi raw madadamot, kahit may kanya-kanyang pamilya na sila, iniisip pa rin nila mga pangangailangan namin. At andyan yung magbibigay ng pambili ng pagkain at pambili ng bigas. At sila'y nag-aamba-ambagan para sa aming pang-araw-araw. Medyo sobrang haba noong message ni Ate Ethel, pero yun ang kabuuan ng kanyang mensahe. Sabi naman ni Aguas Princess Kate, ako po ang nagawa ko sa loob ng dalawang buwang lockdown, mas lalo ko pong napagnilayan ang mga pagliligtas ng Panginoon at natutunan ko po paano tumulong sa kapos sa pagkain. Ito, galing ito sa Taiwan. Ito si Jen sa kanyang pagbabahagi. Sabi niya, natuto daw siya na ang isang aral na kanyang napulot ay yung makapag-ipon. Importante yung nag-iipon, Father. Kasi sa totoo lang, ang mga pandemya, bihira naman talaga ito dumating. Yung mga pinagdadaanan natin, bihira yan. Pero kung napaghandaan mo na mag-ipon,
pag dumating yung mga ganitong pagkakataon, eh malaki ang maitutulong. Ang sabi nga ng kasabihan, uh-huh, kapag may isinuksok, may madudukot. Yun. Pero Father, bakit ganun? Paano ko makakapag-ipon kung maliit naman ang sweldo ko? Alam nyo po, wala po sa liit ng kinikita ang pag-iipon. Ang pag-iipon ay talagang way of life. No? Kung yung maliit mong kinikita, kaya mo pa makapag-ipon dyan, kaya mo nga mag-load eh. No? Oo, siguro, sabihin mo na, no, kada sweldo mo o kada kumita ka, magtabi ka ng 20 pesos. Mm. Sige, sabihin natin ganun. At pag nagsama-sama yung 20 pesos na yan, malaki yan. No? Makakatulong yan at makakadagdag yan kesa naman sa wala ka talagang tinabi. Oo. Yan, minsan, tinuturoan ko yung mga pamangking ko. Naku, titigas ng ulo eh, lalo ito si ano eh. Nagigigil ka? Sino? Sabi mo. Sabi ko, pag mayroong pera, huwag ubos-ubos. Kailangan, kung may natira sa baon mo, itabi mo para kung meron kang gustong bilhin, meron kang makukuha. Hindi yung hingi ng hingi. Mayroon pa yung hingi ng hingi. Ah, naglalabas ka na ba na sama ng loob sa hindi, mga pamangkin kasi, mo? Nainis ka na ba? Mag-ipon, ha? Kaya sabi ni Ruby de la Cruz, ito, bilang funeral director, we also considered us as frontliner or backliner. Kung ano po pwede niyong itag name. We are from Cavite City. COVID or non-COVID, we cater all. Wala po kaming tinatanggihan as long as we take precautionary measures sa mga funeral employees, complete PPE, mask, face shield, gloves, so we can serve the bereaved families in pandemic times like this. Okay, again, ibalik natin yung ating kwentuhan. Ha? Yung pinagkukwentuhan natin ay tungkol sa mga aral. Yung aral. No? Maganda kasi, bakit man natin kailangan malaman yung mga aral ng ibang tao? Para rin makapagturo ito sa atin. Malay mo, yung aral na natutunan ko ay hindi mo nakita sa sarili mo, pero pwede mo palang mapulot para mas maging maayos yung buhay mo. Kaya maganda yung nagbabahaginan. Speaking of aral, sabi ni Mama Lola Nicolas, ang aral po ay ang lahat ng bagay ay walang kasiguraduhan. Kaya dapat laging handa sa anumang mangyayari at laging magtabi upang pagdating ng panahong ganito may madukot. Manalig lagi sa Panginoon from Tondo, Manila. Yan. At yan din yung sinabi ni Paul John. Sabi niya, ang aral na natutunan niya, kahit gaano pala ka-stable ang business mo, kahit madami ka pera sa banko, pwede pala biglang mawala ng isang iglap. Hmm. Sabi ni Lemuel Bautista, good morning, fathers. Natutunan namin ngayong quarantine ang mag-ipon. At dapat laging maging handa sa mga ganitong sitwasyon. Watching from Spratly, Paranaque. Oh, may Spratly pala dun. Spratly, Paranaque. Oh, Spratly, Paranaque. Paranaque. Yan. Itong pagsubok na to, sabi ni Joseph na isang ihos. No, sabi niya, lalo ko na pagtanto na sa huli at sa huli yung nasa taas ang sasandalan. At nagpatatag sa akin at nagpatibay ng aking pananampalataya. Totoo naman yan, Joseph, at naniniwala ko dyan sa sinabi mong yan. Si Zyril David Ramos, sabi niya, good morning po from San Jose, Manggagawa, Parish. Oh, lahat ng tao po nagtutulungan at pamilya dati nagkasama ngayong panahon ng pandemya. Nagkakasama na at nag-uusap. Oh, siguro ito yung magandang nangyari sa kanilang pamilya, yung makapagsama-samang muli at magkwentuhan. O, kayo ba nagkukwentuhan kayong pamilya? Minsan-minsan. Sabi naman madalas ni, text lang. Oo, text lang. Sabi ni Valmer Jr., watching from Brazil, every day, I and my fiancé pray rosary and attend mass 12 p.m., Lord, please heal the world and protect my fiance, kids, and all our family. We're not from Brazil. El Rio. Yan. Ano pang... Muli, balik natin ang kwentuhan. Yung mga aral na natutunan. No? Marami tayong gusto nagpapabati. Binabati namin kayo. Pero gusto namin marinig yung aral na natutunan ninyo ngayong panahon ng pandemya. Ikaw ba, ano bang aral? Hindi ka pa nga nagsishare.
Eh, malaking aral na yung, di ba, yung alam, iniisip mo na dapat nagtatabi ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong mangangailangan, para mayroon kang maitulong. Kasi masarap din sa pakiramdam yung nakakatulong ka at may naibibigay ka. So mas masarap yung pakiramdam na nagbibigay kaysa dun sa pakiramdam na nakatanggap ka. Tama ba ako dun? Ay, naniniwala ako, yan ang aral diba? Sa iyo. Yan. Sabi ni Imelda Galientes, "Good morning, Father. Natuto po ako mag-live streaming. Nagkaroon ng more time to pray, lalo akong lumapit kay God. Importante talagang may ipon tayo." From Malaysia. Mm. Malay mo, malay niya. Malaysia. Okay, basa. Ayan. Okay. Sabi ni, meron ka? Oh, sige, go. Sabi ni R.L. Policarpio from Dasmariñas, Cavite. "Lalong tumibay ang pagsasama namin bilang pamilya. At dahil doon, nawala na naman sa screen ko." Ikaw na. Ganituhin mo kasi. Ano ka ba? Nawawala pag... Okay. Kay Marife Robianes Tiglao. Sabi niya, "Natuto ako magluto dahil sa YouTube. Mula noong quarantine, no? At gardening din daw siya ng mga gulay at nagkaroon siya ng online business." Yan, no? Importante, alam mo, malaki natutulong ng YouTube, no? Yung University of YouTube nga, no? Yan, kasi marami rin namang information, lalo na ngayon, no? Hindi ka mahubusan ng information. Ang kailangan mo lang, salain lang at tignan kung ito bang binabasa mo, ito bang nakukuha mo ay tama at mabuti. Pero hindi tayo maubusan ng impormasyon para matuto. Yung YouTube, malaking tulong yan kasi hindi lang na ituturong information, kundi na ipapakita kung paano mo gagawin ang isang bagay. Yung ibang ano natin, yung ibang napapanood na mga nagbablog, di ba, yung mga kinikita nila doon, yung iba tumutulong din. So nagbablog sila para makaraise sila ng fan, para may maitulong sila. Eto, sabi ni Jenny Opis de Lumen, "Napakabuti ng Panginoon kasi ako malaking naging aral sa akin. Nagkaroon ako ng kontento sa buhay." Totoo yan, magtipid at laging handa si Lord ang kailangan pa rin. Yan. Alam mo, basic in life talaga, babalik pa rin talaga tayo yun sa mga bagay na hindi naman talaga nabibili ng pera. No, una, pananampalataya. Hindi mo kailangan may pera para magkaroon ng pananampalataya. Pangalawa, pamilya. No, yung pamilya talagang nandyan yan. No, sila yung ating tatakbuhan at sila yung ating masasandalan sa anumang uri ng ating pagdadaanan. Sabi nga nung gospel nung Wednesday, sabi ni Kristo, "Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo." Diba? Oh. Paano daw yun? Parang siyempre, sabi nga, sinasabi nila talagang, ngayon nakikita nila yung kahalagahan na manatili tayo sa piling ng Diyos. Eh sinabi na rin niya ni Kristo nung sa Ebanghelyo natin ngayong linggong ito. Maganda, marami ang nakarealize nun at natuto na muling lumapit sa Diyos. No? Muling magdasal, magbalik yung habit ng nagdadasal ng rosaryo bilang isang pamilya. Kasi talaga naman, no, panalangin ang kailangan natin nito. Totoo, mayroong mga scientifico o may mga dalubhasang nagsasaliksik at naghaharap ng paraan kung paano malutas ang pandemyang ito. Pero yung kanilang iniisip, paano lang malutas, no? Pero yung ilalapit natin sa Diyos, kung paano ito mawala. No? At alam ko, naniniwala ko, tanging Diyos ang makakagawa noon. Sabi ni Tess Siana Delen sa Lagubang, mas nakilala ko po si Lord at nalaman ko ang mga pangalan ng mga mababait na pari sa Quiapo. O naman, pari sa Quiapo Church at sa iba pang mga simbahan. It's me, Tess from California. Sabi ni Lilibet Jimenez Dolino, ang aral na natutunan niya sa nangyari ngayon ay yung magdasal ng rosaryo araw-araw. Natuto ulit, ano, maganda, no, napabalik na magdasal ng rosaryo. Si Evilo Garados Aveg, sabi niya, "Magandang umaga po sa inyo mga fathers. Yung anak ko natotong magrosaryo." Yan.
7 years old, natuto siya, maganda. Salamat, Evilio, at iyo'y tinuturo na magrosaryo sa iyong anak. Sabi ni Leo Garcia, natuto po akong magkawang gawa sa aking kapwa mula kay Brother Nilo ng Malolos, Bulacan. Ito, galing sa Canada, si Karen Castillo Corpu. Sabi niya, ang aral na natutunan niya ay time is gold. Bigyan ng time ang sarili, time sa mga mahal sa buhay, at time sa Diyos. Amen. Sabi ni Agnes de la Cruz, na-realize ko, wala nang kwenta lahat ng bagay na meron ka. Ang mahalaga lang ngayon, malusog na katawan, watching from Subic. Yon. Kaya nga, talaga, health is wealth. Aanin mo ang pera ngayon kung hindi naman malusog ang iyong pangangatawan. Oh, no? Ikaw na ito. Sadya talagang, we go back to the basics. Mm. No? Yung importante, yung kalusugan natin. Kaya marirealize mo yung mga kaabusuhang ginawa natin sa ating mga katawan noong wala pang pandemya, aanihin natin yan ngayon sa mga ganitong pagkakataon kapag masusubok tayo. Kaya dapat sa mga pagkakataong maayos ang lahat, kailangan sinisikap natin din na mamuhay ng tama at mabuti. Lalo na sa ating mga pangangatawan dahil talaga ito lang yung ating sandigan lalo pag may mga pagsubok at mga sakit na pagdadaanan. Ikaw na muna yan. Di ko alam yung it's eh. Ano man di mo mabasa dyan at sa akin mo pinababasa. Sabi ni Robert Barbosa, good morning po mga padres. Ang natutunan ko dito, kahit nandito ako sa Alcobar, KSA, kahit malayo po ako sa aking pamilya, dyan sa Pinas ay palaging magdasal at lalong magtiwala sa Diyos. Marami din akong time mag-mass online dahil sa wala din kaming pasok dito. On a lighter note, no? Parang ngayon na-realize ko din na Wi-Fi is life. Paano mo na-realize yan? Paano mo nasabi yan? Marami kasi nagme-message, no, minsan, Father, wala na po kaming makain. Kaya, Father, wala po kaming matuluyan. Pero may Wi-Fi. Pero may internet. Bahala ka dyan. Di ba? Parang napaka-importante. Walang bigas pero may load. Parang mas nagiging importante ngayon yung pan-load kaysa dun sa mga mas iba pang mahalagang bagay. So naniniwala ka ba talaga dun sa mga humihingi sa'yo ng tulong o hindi? Naniniwala naman tayo. Ang sinasabi ko lang, parang ngayon, lahat na ng tao, diba yung... Ano? Ang hirap explain, di ba? Kasi nga, pinag-uusapan nga natin yung sa bahagi nila na yung pagbibigay ng halaga importante sa mas mga importanteng bagay. Eh, Padre, paano kita mag-message kung wala akong load? Doon lang, hindi naman lahat, no? Pero sa iba, no, baka kailangan din pagnilayan. No, tingnan natin kasi, yun nga, parang nagiging, di ba, yung basic needs natin, yung tatlo lang eh, bahay, tulugan, pagkain. Yun yung nandun sa tinuro sa atin. Ngayon, pati load, basic need na natin. Hindi, siguro gusto lang sabihin ni Father Douglas, ay syempre, yun, no? Balikan natin yung mga priorities natin, yung mga pangangailangan natin. Ano ba talaga yung makakatulong sa atin sa panahong ganito, no? Para mas magamit natin yung resources o kung ano man yung mayroon tayo, maliit man o malaking halaga, para mapunta ito sa naaayon. Sabi ni R.L. Policarpio, make every moment and every second count. Tell your loved ones that you love them. More important than anything else is to establish our relationship with our Lord. Siya lang po kasi ang nakakaalam kung anong para sa atin. Hango yan sa Psalm 91, ang naging gabay naming mag-anak mula sa Dasma, Cavite. Yan, si Lemuel Bautista, sabi niya, good morning fathers, natutunan din namin na minsan kindness is better than being right, especially sa panahon ngayon ng pandemya. Oh, galing na naman ulit sa Spratly, sa Paranaque. No? Well, parang napaisip din ako doon, no? Totoo naman, na kindness is better than being right at times. Totoo, iba yun eh. Magkaiba yung maging mabuti sa maging magaling.
pag ikaw yung right lagi, ikaw yung magaling lagi. Tama, magaling ka lagi. Pero yan ba ay nakakabuti? O nagagawa mo ba ng mabuti yung pagiging tama mo? Oo. Yan. Kaya ka sabi ni, tama naman. No? Sabi ni Kit Kalaya, Carcineri, natutunan ko po na i-appreciate ang lahat-lahat, malaki man o maliit, at nagbabasa na po ako ng Bible araw-araw. From Taguig City. Hmm. Okay. Sino pa nandiyan natin? Si Flor de Luna Resuento. Sabi niya, ang lahat ng pagsubok binigay sa atin ng Panginoon, merong solusyon, basta may tiwala ka sa sarili at lalo na sa Panginoon. Oh, kay Kit Kalayag Carcereni. Ah, okay. Sige. Meron pa tayo dito. Oh, Father, may nagtuturo sa'yo kung paano daw wag gumalaw yung mga messages. I-hold mo lang daw. Yan. Eh, kasi yung maraming dumadating. Eh, hold mo nga. Tuloy. Oh, tuturuan kita mamaya. Sige. Okay na yan. Oh, so, sabi naman ni Mirna Tabisola. Naku, baka mawala na tuloy. Dito na lang ako. Sabi ni Marlene Almazan, mula ng lockdown po, natuto mga anak ko, sila nag-grocery. Sila po nag-isip kung may pagkain kami dati. Nag-grocery. Ako gumagawa ito dahil po ayaw nila akong palabasin. Malaking bagay ito sa akin. Yan. Ay, ito maganda. Kay Araceli Suarez Ellie, sabi niya, natuto akong manahi ng face mask at namigay sa mga friends kong nurses. Good morning po. Galing from Araceli from Texas. Oh. O alam mo, totoo yan. Sa ibang bansa, lalo sa US, nagkakaubusan talaga ng mga face mask at ng mga medical equipments. No? Meron akong kaibigan doon. Sinasabi niya, isa siyang nagtatrabaho sa laboratory ng ospital kung saan tinetest ang COVID patient. Sabi niya, kahit yung mask na disposable, paulit-ulit nilang ginagamit. Sabi ko, delikado na yan eh. Sabi niya, wala na kaming choice. Walang magamit. Kaya siguro, itong si Araceli, ang ganda, no? Natuto na lang siyang manahi para maibigay dun sa mga nurse. Kasi talaga, doon, sobrang dami ng mga naging positive at sobrang dami, advance na yun ha, kahit nasa US talagang nahirapan pa rin sila at nahihirapan na isupply yung mga dapat at pangangailangan. At speaking of yung ating mga face mask, isa yan sa mga discarding na isip ng marami nating nanonood ngayon. Bukod sa, siyempre, namimigay sila sa mga frontliners natin, ito rin ay naging daan para sa para kumita sila kahit papaano. Yung gumagawa sila ng mga face mask. Yun. And speaking of face mask, ikaw ba meron? Ako pa ba? Ano ha? Dapat? Ayan, may face mask na ako. So dapat, simula ngayon, lahat ay mayroong face mask. Yan yung new normal. So lahat ng lalabas ng bahay at makikipag-usap sa mga hindi mo nakasama ng matagal, siguraduhin na mayroong face mask, kundi uhulihin kayo. Diba? Yan. Magandang matuto tayo doon sa mga taong nakaranas ng sakit na ito. Kasi walang iba makakapagturo sa atin, kundi yung tao mismong nakaalam at nakaranas. No? May impact yun sapagkat mapararating nila yung mensahe na buo at totoo. Kaya ako, ang hilig-hilig kong magbasa noong mga kwento noong mga COVID-19 survivors. Kasi naniniwala ako sa kanila at ramdam ko na totoo at sincero yung kanilang panawagan para makapagturo sa ating mga kapwa na ligtas pa sa ngayon. So mahalaga po ngayon ha, importante ngayon yung face mask. Pero, siyempre, kung makakagawa ka, be creative, na hindi ka nabibili, umisip ka ng paraan. Kasi sa, ngayon, talaga naman, Father, mauubos at mauubos yung mga medical equipment at saka yung mga nabibiling face mask, mga disposable. No?
sana ibigay na lang natin yun sa mas mga taong direct na nakatutok sa mga pasyente. Tayo, na mga ordinaryong tao, gumawa tayo ng paraan, gumawa tayo ng face mask natin, at meron niya ako napanood, kahit yung panyo at rubber band, no, pwedeng maging face mask yun. Kaya shout out muli, no, dun sa mga gumagawa ng face mask para i-donate at ibigay sa mga higit na nangangailangan nito. Bilis ng oras? Oo nga. No. Pero marami, salamat sa mga nagbahagi na nagsishare ng kanilang mga insights. So, katulad ni Annie Quart, ang ugaling natutunan o more na napagnilayan ko ay dapat matutong magbigay ng walang hinihintay na kapalit from Qatar. Oh, maganda 'yon, no? Lalo sa panahon ngayon, mahirap ka makakuha ng kapalit. At maganda ring matutunan natin na hindi dito 'yung kapalit na makukuha mo, kundi 'yung kapalit na 'yon ang magbabalik sa iyo ay ang Diyos. No? Maaring hindi ngayon, pero maaring sa panahong kailangan mo. Mm-hmm. Ano pa ba ang ating ano, no? Parang pag ganito yung ginagawa natin, parang ang bilis ng oras. Ang dami pa natin sanang gustong basahin kasi ang daming magagandang sharing, pero sadyang nililimit natin yung ating oras para hindi rin namin kayo maistorbo at magawa nyo pa yung inyong mga gawaing bahay. Pero sa konting panahon, nawa po mas marami tayong natututunan at mas napapalalim natin yung ating discernment, no, yung pagninilay natin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nagbahagi, sa lahat ng mga nakatutok, sa lahat ng mga nagtatanong o nakikinig sa ating programa, dahil kayo po, nabuo ang programang ito para sa inyo, para tayo makapagkamustahan at para malaman namin ang mga kwento ninyo. Bago natin ibigay yung pangwakas natin na bahagi, siyempre hindi natin pwedeng palampasin, batiin yung ina, yung mama, no, yung mama ni Monsignor Ding Coronel. Yan, mama birthday ng ating tatay dito. Oo, okay. Birthday po ngayon ni Mami Leticia Añasco. Happy birthday po, Mami Leticia. Happy birthday, nanay. Baka naman po, no, baka naman. Andito lang kami. Kaya pala gustong batiin, eh, no? Ayan, humanap ka na agad ng kapalit, eh. Hindi naman, baka lang, di ba? Baka naman. Ano yung kinakain natin na ginagawa ng kapatid ni Monsi? Cookies ba yan? Ano yung? Yung cookies. At saka, syempre, yung pinapadala niyang paella. Ay, yung paella, baka naman. Baka. Pagkatapos ng lockdown. Kahit tira-tira, no? Oo. Pwede na. Ilagay lang. Okay. Oh, Father, siguro pumunta na tayo doon sa ating portion kung saan iyong babasahin ang mabuting balita para sa araw na ito. Napagninilayan natin sa lahat ng mga misa natin ngayong araw na ito. Ito yung pinakamagandang aral na dapat nating matutunan. Okay. Ang ebanghelyo natin para sa araw na ito ay hinango mula sa mabuting balita ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na ihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at umirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Amen. Yan, maraming salamat Father sa paglalahad sa atin ng mabuting balita sa ngayon. Sa mga darating na misa natin, mamayang alas 12:15 ng tanghali, alas 3 ng hapon at alas 4 ay ating pagninilayan yan at ating mas papalawigin pa sa pamamagitan ng humilya sa banal na misa. Siyempre, happy fiesta sa mga parokya ng San Isidro Labrador. Isang magsasaka. Wala mo ng celebration, pero pagkatapos pwede naman. At patuloy natin pagdasal ang ating bansa, hindi lang sa paglutas nitong COVID-19, kundi sa pagdating ng bagyo. No, yung ibang lugar, dumating na doon yung bagyo. Sa atin dito sa Metro Manila, parang wala pa. No, pero magdasal tayo na sana ay walang mas malaking pinsala ang maidulot nito sa atin. Sana maging biyaya ang bagyong ito para sa atin. Na pag alis ang bagyo, dala niya na ang COVID. Panghahawakan natin yan. Yan yung sama-sama nating panghawakan dahil, wow, Father, simula bukas magbabago ng lahat, di ba? Tama, no? Bukas yung simula ng extension. Ha? May extension? Nang ano, di ba? Hindi, eh, hindi na extension. Manabago na nga ito. Yan sabi ko sa iyo. Hindi ba? Akala ko yun. Hindi, mababago na. Hindi na nga extended. Yari ka sa ano. Anong bago? Mababago na nga dahil na-lift na yung ECQ. Hindi na extended. No? Mababago na. Modified na nga daw. Yung iba nasa general na. So medyo nagbabalik-balik na unti-unti sa normal. Although, magkakaroon ng bagong normal. Yung mga face mask ka, dapat handa na para pag lumabas ay meron dapat. Para hindi kayo hulihin, yung makikipag-away pa kayo, kasi wala kayong face mask. Para may pinaguhugutan ka na naman. Napanood kasi tayo sa Facebook, makikipag-away. Sino ba yan? Hindi ko kilala, basta napanood ko lang. Pero maraming gumagaya. Diba? Maraming. At syempre, we maintain social distancing. Oo, social distancing. Dapat daw ilan ba? 5 meters? 5 meters? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta dapat layo-layo. Oh, wag mo munang yan, no, yan. Hindi pa yan, ano. Ikaw talaga kung ano na naman sasabihin mo. At syempre, mayroon tayong mga staff na mamamaalam na. Iiwanan na tayo. Uwi muna sila panandali. Isa sa mga staff natin, si Ronald, ang nalulungkot na. Oo, yan. Uwi na siya. Uwi muna siya sa pamilya niya dahil 2 buwan na siyang nandito. At hindi nakikita ang kanyang pamilya, uuwi. Makikita natin siya sa January na. At nagpapasalamat naman tayo dahil sila'y nanatili sa atin at nakatulong sa nakalipas na 2 buwan. Salamat muli sa mga nasa Facebook Live. Shoutout po sa inyo, saan man kayong panig ng mundo, lahat ng mga deboto natin. Salamat sa lahat ng mga nagbahagi. Salamat sa lahat ng mga nag-message at tumutok dito sa ating programa ngayon. Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo nang magkwentuhan. Muli at magtanungan at magbahaginan. Mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Siya po si Father Danichi. At siya naman si Father Douglas. Samahan niyo po kami. Dito po sa Quiapo. See you next Friday. Amen. Gustuhan din ng Diyos na maranasan mo yan. Pag may problema, huwag kang matataranta. Sabi nga, ano? Be still. Yeah? Be still. Maalon, no? May unos, kalma ka lang. Maglingkod ka, ibigay mo ang iyong buong-buong sarili, bigay mo ang iyong oras, bigay mo ang iyong lakas. At ganun din sa paglilingkod dito sa Quiapo, ibinibigay pa natin yung hinihingi ni Kristo para sa paglilingkod natin. Binibigay pa natin. Kapahingahan sa'yo.
kapangyarihan. Ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Sana pagdasal natin na kaya nating i-offer yung ating buhay, yung ating sarili, at lalo tigit kaya nating sundin kung ano ang kanyang kalooban.